Hayop na to. Tatlong araw na akong pinahirapan ito. Ang hirap-hirap tanggalin. Ito lang pala ang diskarte sa'yo. Yo, what's up mga Repops? Yun na nga, ito nga pala ang i-vlog ko kung paano tanggalin yung itong na-stock na alin sa may disc brake. So just in case na mayroong mga gantong kaso o case na katulad nitong nangyari sa akin, ito yung bibigay ko sa inyong idea para matanggal itong na-stock na to. Kasi ang unang ginawa kong diskarte dito, naka-stack dito. Ito, dito pala. Stack yan, nakalipit talaga yan. Napakahigpit, grabe. Alam nyo, hindi ko na pwede balik kasi baka mamaya ma-stack na naman, may hirapan na naman tayo. So yun na nga. Kaya kung napapansin nyo, ayan o, may tama siya ng grinder. Yun, yung grinder nga. What? So ang ginawa ko kasi bilog yan eh. So hindi talaga siya, sinilsil ko na siya, ginamitan ko na siya ng flat screw. Halos pinok, anuhin ko na, kung mapapansin nyo naman dito sa, mapapansin nyo may nilagaring, tinira ko ng lagaring bakal yan. Ayan o. Para lang magkaroon ako ng masisilsil ba. So yun. A few moments later. Pala ang diskarte sa'yo. Okay na mga Repops. Pwersa ko na siya. Damn. Yan o. Nag-stack siya eh. Yan, ginawa kong diskarte. Dinrender ko na lang to kasi hindi ko sinisilsil ko siya dito. Dito sinisilsil ko. Ayaw talaga. Sisira lang to. Umaangat lang tong ano. Tapos ginamit ako ng barena. Hindi naman pumapasok yung barena sa loob. Hindi kaya. Kasi gagamitan ko sana nito. Papasok ng barena. Pag nabutasan ko to yung loob, ipapasok ko sana to. Kaso hindi. So ito no choice ako kundi i-grinder na lang. Ay, salamat. Yan, ginawa ko. Pinainitan ko siya. So pinainitan ko muna siya. Ayun, kumuha ako ng kandila. Ito, kandila. Ayan, kandila. Kumuha ako ng kandila. Tapos, itinaob ko siya sa kandila. Siguro matagal. Siguro mga 15 minutes. Hindi naman 15 minutes. Siguro mga 10 minutes. Ganun. 5 minutes. Para lang siguro mag-ano siya. Medyo gumalaw-galaw yung pagka-fit niya dun sa may thread. So, yun. So sabi ko sa isip ko parang hindi pa rin uubra yun. So ang ginawa ko na lang talagang idea, no choice na ako eh. Gin-grinder ko na lang siya. Kumuha ako nitong tools natin na 13. Yan o, size niya 13. Kasi yun lang ang palagay kung sukat siya. Ayan, ganyan. Pansinin nyo. Ayan. Ayan yung sukat niya. So gin-grinder ko yung bawat gilid. Ayan. Ayan o, kung napapansin nyo, may grinder yan o. Gina-grind ko siyang bawat gilid. Para pumasok tong ano natin. Ganyan. And then, naka-flat na siyang ganyan. So, may video ako na ano, para makita nyo rin. Pinokpokpokpok ko na lang siya. Pakaliwa. Unti-unti lang. Pinokpokpokpok ko siya hanggang sa mag, ano na siya. Tumalaw siya. Ayun. Konting tiyaga lang, isip-isip lang din ng paraan. Kasi kung mayroon akong W40, hindi rin siguro effective kasi naka-flat siya eh. Talagang flat na flat yung bolts natin dun sa may ano eh. So, hindi rin papasok yung W40 dun sa anong siwang man dyan sa butas na yan. Kaya wala rin effect.
Dahil wala rin, hindi ko rin na-try kasi wala rin akong W40 na nabilhan. So no choice na ako, kaya ito na lang ginawa kong paraan. Ginamitan ko siya ng grinder. Yun lang ang kailangan nyo, grinder. Pero kung wala kayong grinder, siguro magtsatsagaan yung lagariin siya sa gilid. Lagaring bakal. Ayan, meron din akong lagaring bakal. Ayan, bagong bago yan. Kulay brown na. So yun, ayan, yung mga ginamit ko. Halos grabe ha. Ano, mga pinasamitan ko. So yun, tsaga-tsaga lang. So finally, bakit nga ba ako nang nagdumumblema dito sa pagtanggal? Kasi tinanggalan ko to ng pintura. Ang kaso, yung dito sa lalim, hindi matanggal kasi nga, itong plates na to nakaharang. So paano ko nga naman matatanggal yung pintura dito? Kaya ayun, natigil ako dahil dito nga, kailangan ko matanggal itong pintura na to at pipinturahan ko siya ng bago. Para sulit. So yun lang yung ma-advise ko sa inyo sa lahat ng mga, just in case na may mga magiging kasong katulad nito, ito lang yung share ko sa inyo guys, mga repops. So yun, maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko sa mga moto, sa mga motovlog. Maraming salamat sa inyo. So God bless and ares sa lahat ng riders. Peace out.